guys, welcome back to our YouTube channel. So, continuation po ito ng Axie Infinity. For today's video, explain po sa inyo ang tungkol sa skill cards and abilities. So, kung interesado ka, please keep on watching until the end para wala kang mamimiss na detalye. And if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's watch and learn! Ano nga ba ang meron sa Axie? So, para sa mga nagbabalak magsimula pa lang sa Axie at wala pa talagang idea, para sa inyo yung video na to. So, explain na natin. Ano nga ba yung Axie? Yung Axie, sila yung mga fantasy creature na ginawa para gamitin ng player ipang battle, pang collect, at saka i-breed or erase. Ganon. So, dumadami din siya. Paano nga ba ginagamit ito sa battle? So, unang-una kailangan maunawaan mo. Ano nga bang meron dun sa Axie mo? So, titignan natin. Ito. Pindutin niyo lang to. So, kung gusto niyo ma-view yung Axie niyo, yung mga ability nila, kung ano meron sa kanila, i-view mo lang to. Ayan, pindutin mo to. Yung axes na yan. Then, makikita mo na dyan yung mga axes mo. So, try natin. I-view natin to. Ayan. So, yung axes, meron siyang apat na stat. So, makikita mo dyan. Dyan yung HP, yung speed, skills, yan, teka lang. Yan, itong apat na to. Health, speed, skills, moral. Health, yan yung point, hit points or yung amount ng damage na kaya niyang i-absorb bago siya ma-knock out. And ito namang speed. Yan naman yung nagde-determine ng turn order or kung sino yung unang titira. So, yung Axie na may pinakamabilis na speed, siya yung unang titira. Then, yung may pinakamababang speed, siya naman yung huling titira. So, doon na determine yun. Nasa speed. So, mas mataas din yung speed mo. Mas maganda kasi lumiliit yung chance na makritical strike yung Axie mo. Then, next is yung itong skill. Yan. Yung skill point. So, yan, skill point na yan, meron yung additional damage doon sa atake ng card mo kapag gumamit ka ng 2 or more cards or tinatawag nating combo. So, may computation doon. Ang computation doon is yung attack ng card mo. For example, ito. Yan. Yung attack ng card mo i-multiply natin dito sa skills. Yan. Then, i-divide natin into 500. So, yung lalabas doon, yun yung magiging bonus damage or additional damage. So, for example, ito, yan, 120 times natin sa 31. Divide natin in 500. So, lalabas dito is 7.44. So, ang magiging additional damage niya nasa 7 or 8. So, magiging 128 yung attack damage niyan kapag gumamit ka ng 2 or more cards. Then, next is yung moral. Ito yan. Yan. So, yung moral naman, para naman yan sa critical strike. So, mas malaki yung chance ng critical kapag mas mataas yung moral. At the same time, kapag nag-last stand ka. So, ano ba yung last stand? Ito yung tipong patay na yung Axie mo sana, pero may chance pa siyang tumira. Yun yun. So, kapag pumasok sa last stand yung Axie mo, kunyari, 20 na lang yung HP niya. Tapos yung attack ng kalaban is 20. So, sakto lang para mapatay siya. Doon papasok yung last stand.
Tapos ang maganda dito, pag mataas yung moral ng Axie mo, mas maraming bar yung malalagay dun sa Axie mo. Ganun kasi ni, pag nag-last na nagkakaroon ng mga bar. And then yung kung ilang beses siyang tatamaan or ilang skills yung pwede niyang magamit. Pero bilang din dun yung ano ah, yung skills na ginagamit ng kalaban. For example, meron siyang 3 bar. Gumamit ng isang skill yung Axie mo, mababawas din sa kanya yun. Next naman is yung body parts. So, sa body parts naman, every Axie meron silang 6 body parts. Yan. So, yan yung mga Axie na yan. May 6 body parts. So, makikita mo iba-iba yan. Yan. So, dito, binubuo yan itong yan, yung eyes, ears, yung back, mouth, horn, tsaka itong tail. Yan yung binubuo nun ng body parts na yun. Pero yung magiging skill card niya, ito, yung magiging skill card niya itong mga to, is nakadepende sa back, mouth, horn, tsaka tail. Yan. Diyan mo ma-identify yan. Kung ano yung mga skill card ng Axie mo. So, makikita mo dito, yung Axie na gamit ko is hybrid kung tawagin. Or chop suey. Yun yung term dito. Bakit chop suey? Chop suey kasi halo-halo yung body parts niya. Kung mapapansin mo dyan, may body parts siya ng beast. Yan yung kulay orange na yan. May reptile, yung violet, tsaka merong plant. So, halo-halo. Itong back, ito yan. Yung skin na yan, ng beast. Ito namang purple na to, o yung toothless bite. Yan, ito naman yan. Skill yan ng reptile. So, ganun siya. Ngayon, merong ano yan, merong additional stats yan, yung kada body parts na yan. Kada body parts, for example, ito. Itong body parts niya na plant. May additional yan na 3 HP plus 1 moral. Ito namang body parts niya na yung sa beast. Yan. Meron namang additional na 3 moral plus 1 speed. Yung sa reptile naman, merong 3 HP plus 1 speed. So, ganun siya gumagana. Kada body parts niya, meron niyang additional na stat sa Axie mo. So, kaya sinasabi ng iba na maganda yung pure kasi solid yung stats na nakukuha nila. Imagine kung puro beast yan, pure beast. So, lahat yan, 6. So, mangyayari yan, 6 times yung 3 moral plus 1 speed, diba? So, mas mataas siya madadagdag niya sa moral, tsaka mas mataas siya madadagdag sa speed. So, ibig sabihin, malaki yung chance na mag-critical talaga yung tira nito, ng Axie na to. So, dun siya. Pero guys, hindi naman ibig sabihin na chop suey yung gamit mo is pangit na. Hindi na kasi hindi solid yung stats. Hindi ganun yun. Karamihan ng player, chop suey talaga yung gamit. Kasi, dun pumapasok yung sa PvP effectivity or yung counter ng kada Axie. Para, sabi ko nga, para siyang Pokemon. So, may mga counter-counter din siya. So, i-explain natin yan sa mga susunod na video. Yan. So, madali mo naman ma-identify kung ano bang class yung body parts niya. For example, kapag green, plant yun. Kapag naman orange, beast. Kapag violet, yun yung reptile. Then pink, bird naman yun. Red, bug. Blue, aqua. So, ganun siya. Doon mo makikita yun. Madaling mo malalaman kung ano bang class yung body parts niya. So, next naman, dito tayo sa card explanation. Ano nga bang meron sa mga card?
ng Axie. Paano siya ginagamit? Diba? So, dito naman tayo ngayon sa card explanation. Kung ano nga bang meron sa card ng Axie kapag ginamit mo na siya sa battle para maunawaan mo kung paano siya ginagamit. So, ito explain natin. Itong body parts na to, yung body parts. Yung card na to is meron siyang ito, kung makikita mo yung nasa taas na to. Ito. Yan. Yan yung energy cost. So, kung ilang energy mababawas sa'yo, once na ginamit mo yung card na yan. So, nakalagay dyan 1. So, 1 energy mababawas sa'yo. Then, next. Ito naman. Ito naman yung attack ng card na yan. Yan yung attack damage ng card na yan. So, once na ginamit mo yan, yan yung mapabawas sa kalaban. Pero lumalaki pa yan, depende kung combo mo ba siyang tinira, kung may effect ba yung card na yan, ganun, kung may same class, same skill ba na, attack damage, bonus, ganun. So, explain natin yan mamaya. Then, ito naman yung shield ng card na yan. Sa yan yung malalagay sa Axie mo, once na ginamit mo yung card na yan, automatic malalagay yun dyan. Para kunyari ito. Yan, 40. Yan, once na ginamit mo yung card na yan, tapos nag-start na yung battle, automatic nandun na sa Axie mo yan yung 40 na yan. Then, ito. Yan. Yan naman yung description tsaka yung effect ng card na yun. Kasi may mga card na may mga effects talaga. For example, ito. Yan, lethal. Yung X na yan, lethal yan. So, pagka nalagyan mo yan yung kalaban, sure critical strike yan. Yun yung maganda dyan. Ito naman, priority target. So, may iba't ibang ano yan, effect yan. So, ito yung iba't ibang buff and debuffs. So, yan, ipopost ko dito. Pwede nyo siyang screenshot. Makikita nyo dyan yung icon kung ano yung itsura niya kapag na-debuff kayo or na-buff kayo. Then, nakasulat na rin dyan kung ano yung effect nun. Para alam nyo kung ano yung gagawin ninyo.